2017, nung itampok namin ang half-Korean, half-Filipino na si Jayson Lee at ang kanyang ina habang hinahanap nila ang kanyang mga kapatid sa South Korea. Kamusta na kaya siya ngayon? Ganito natin siya unang nakilala 3 years ago. Paano kung nawala na ako? Sino mag-aalaga sa inyo? Sobrang lungkot ko po kaya tinay ko po yung hanapin sila kuya po sa Korea. Para naman po kung sakaling mangyari po yun eh, may karamay pa rin po kami. Makalipas ang 3 taon, heto na si Jayson Lee ngayon. Paanong ang binatang tiga Aurora biglang naging certified opa? Yeah! Alam mo naman, nandito lang ako, ano pa nga hanapin mo? Oh yeah! Huwag ka nang malilito, ang mundo ko ay para lang sa'yo. Balikan muna natin ang kanyang storya. Taong 2017, nung itinampok namin ang kwento ng mag-inang Gingging at ang nooy 16 na taong gulang na si Jayson Lee. Namasukan si Gingging dito sa Maynila. Nakilala niya ang isang Koreano. Dinala siya nito sa Korea. Nagkaroon sila ng mga anak, mga half-Korean at half-Filipino na sina Sung-hee at Jin-hee. Pero hindi naging maganda ang kanilang pagsasama. Kaya si Gingging tumakas pauwi ng Pilipinas kahit buntis siya noon sa pangatlo nilang anak na si Jayson. Sa Dinggalan, sa Aurora niya, pinalaking mag-isa si Jayson. Bagamat nawalan na siya ng anumang komunikasyon sa kanyang dating mister at sa mga naiwan niyang anak sa South Korea. Sanya, Jinia, umata, umampok siya po. Matapos ang 2 dekadang pangungulila, muli namin silang pinag-ugnay kina Sung-hee. Mom, it's me, Sung-hee. Sung-hee. Oh, 네, 저예요. Sung-hee. Mom. 진짜 보고 싶었어요. Sung-hee가. I miss you. Miss you too, 이성이. 그래, 정말 미안하다. 나 계속 전화하는데. 아, 미안할... 아니요, 아니, 괜찮아요. 안 와서? 아, 아니요, 아니에요. 정말 고맙다, 정이. 아, 진짜 엄마 진짜 이렇게 다시 못 볼 줄 알았어요, 진짜. You're not angry to me, right? I'm not angry. Because I understand. Hey, brother. 아, 네, 그래요. You speak English? Yes, I can speak English. Yes, you look... I'm really 과포. Sorry. I'm so sorry for what happened on the past years. I understand. Yeah, same. I never forget today's. I'm so glad that now I can see you. Nato, Sang-hee. I don't know if I can sleep tonight. Ha? Sang-hee, no mo himbok eh. Jason, take your my mother, okay? Your mother. Yes. Our mother. Yes, our mother, yes. Yeah. Because you understand me. I don't know. Yes, I will take care of. Take care always. Mahal kita. Mahal. Mahal na mahal din kita, anak. Ang hindi alam ni Jayson, hindi lang pala ang kanyang pagkatao ang mabubuo ang kanyang buhay. Nakatakda na rin. Magbago. I had a lot of Filipino friends. They said this Jessica Soho program is one of the best show in the Philippines and so touching and so popular. Our company casting director, he seen this program. I think Jayson, he had a great passion. Dito na nila tinawagan si Jayson. Sobrang nagulat po. Tinay ko pong i-research yung company. Legit naman po sila. So try ko kaya ito. Pagka-graduate ni Jayson sa senior high school noong 2018, lumuwas siya pa Maynila para mag-training. Mahirap po yung training, pero dahil po doon na-inspire din po talaga ako na mas tahakin pa yung itong journey na to. Kasi sabi nga po nila, walang madaling daan sa successful na buhay. At matapos ang 2 taong pagsasanay sa pagkanta, pagsayaw, pagsasalita sa harap ng maraming tao. So ang meaning kasi ng name ko, Jayson, pag-search mo, to give. Oh. At pati na ng pag-aayos sa kanyang sarili, ang dati payat at mahiyaing probinsyano, gusto mo ba pepe? Eto na ngayon! Anyo!
noong Jayson Lee. Ako ay sa'yo lang. Na miyembro na ngayon ng P-pop o Pinoy pop group na First One. Five minutes bago po lumabas na yung music video online, talaga po nagdasal po kami and umiyak na rin eh, lahat po umiyak. Sobrang nakakabigla po, lalo na ngayon kasi pandemic, pero nung nirelease po namin yung music namin, sobrang grabe po yung suporta ng Pilipino. Hindi po alam kung maiyak ba ako o magiging masaya kasi nga po yung itsura ko noon, itsura ko ngayon, glow up of the year nga po, sabi po nila. Nakatakda sanang lumipad pa Korea ang grupo. Yan din po yung naging unang reason po para pumasok po dito sa career na ito. Para din po matulungan yung family and if ever makita sila ko sa Korea. Pero dahil sa pandemya, ipinagpaliban muna ito. Samantala, ang ina ni Jayson na si Gingging, narito pa rin sa Aurora. Minsan tumutulong sa nanay ko magtinda ng isda. May talipa pa po kasi yung nanay ko. Hindi pa rin muling nakikita ng personal ang kanyang mga anak sa South Korea. Siyempre po, gusto ko naman makita yung dalawa kong anak sa Korea. Kasi matagal naman po. Eh ngayon, kagaya ngayon yung kanyang kapatid, nasa isang grupo na rin. Eh sana ma-meet niya balang araw. After po ng story po namin sa KMJS, nakakapag-usap naman po kami nila kuya through social media. Months after, medyo hindi na po kami nakapag-usap masyado. Sinabi po nila na busy po sila sa work, pag-aaral. Naintindihan naman po namin sila. Kahit nangungulila sa kanyang mga anak, maligayang maligaya naman daw si Gingging sa papausbong na career ng kanyang bunso. Tuwang-tuwa po ako kasi hindi po siya dati marunong sumayaw. Nagulat na lang ako, marunong sumayaw, dancer na. Koreanong-Koreano na. First week pa lang, sobrang na-homesick na po. Pero tinatay ko na lang pong isipin na para din po sa family po namin to. Ang hindi alam ni Jayson, habang nagsasample ang grupo ng kanilang debut song, may nanonood sa kanila via video call ang kanyang ina. Galing nyo. Hi Jayson, galing-galing mo na. Kumusta performance namin? Proud po, magaling. Magaling na mag-rapper. Girl, hear the sound of my heart, we'll tear the rose apart. Yeah! Congrats po sa inyong lahat dyan. Di ba parang si Jayson hinahanap nga yung mga kuya niya? Opo. Ngayon, ayun mo, meron na siyang limang kuya. Oo nga po eh. Sumobra po. Thank you po sa First One. Huwag po kayo mag-ala kay Jayson. Safe na safe po siya. Tsaka inaalagaan po namin siya na parang tunay na kapatid. Ma, pag-ibig na lang. Pag-ibig na lang. Love you. Love you too. Love you. Yeah! Alam mo naman, hindi ko lang ako. Ano pa nga hanapin mo? Oh yeah! Huwag ka nang maninito. Ang mundo ko ay para lang sa'yo. Ang buhay, punong-puno talaga ng sorpresa. Ang mga puwang sa ating buhay, pinupunan sa mga paraang pinakahindi natin inaasahan. First time ko po tumagkaroon ng mga brothers kasi po nawalay po sa amin sila kuya. Alam mo na, thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.